2018, nag-travel ako as an OFW papuntang Doha, Qatar. Ayan, as a food server for 2 years. Ayan, for 2 years ako doon sa Doha, Qatar. Hello guys! Ayan, so today, i-share ko sa inyo kung paano ko nakilala ang aking husband, ang aking American husband. So, let's start! 2018, nag-travel ako as an OFW papuntang Doha, Qatar. Ayan, as a food server for 2 years. Ayan, for 2 years ako doon sa Doha, Qatar. Ayan, so ang work namin doon is sa hotel kami. Nag-work kami sa mga hotel na nagsiserve. Ayan. So ang pinaka doon yung sa Four Seasons. Ayan, sa mga Hyatt Hotel. Ayan, dyan kami sa yung Millennium. Yan yung mga hotel na pinagtatrabahuhan namin dati. At many more span hotel. So nagsiserve kami doon. Nag-work kami ng minsan mga 24 hours. Ayan, yan ang buhay ng isang OFW eh. So, tiis-tiis talaga para sa family. So, paano ko nga ba nakilala yung aking husband? So, diba, mga 3 months na siguro ako or 4 months na sa Doha, Qatar. Then, na-move ako sa isang apartment. It's called Arabian Tower. So, doon sa tower na yon, isa akong receptionist. So, yan, na-promote ako as receptionist, hindi na food server. Pero, I also do, food serve, rin ako, food server din ako, kapag, may free time, ayan. So, kasi by schedule kami dyan eh, kung ano. Kaya minsan, double shift ang work namin doon. So, yon. Ngayon, yung husband ko sa Arabian Tower yan naka-stay. So, guest namin siya sa Arabian Tower. Bago lang ako nun sa Arabian Tower, siguro September, ayan, September 2018 ako doon na napunta sa Arabian Tower. Doon ako inano ng aking madam. Doon ako nilagay sa Arabian Tower. So, yun na nga, as a receptionist, everyday, ayan, think may papasok ng mga guests, ayan, tsaka yung mga nag-stay doon, you say, ayan, good morning, siyempre with a smile, i-greet mo lahat sila, diba, friendly, kasi nga, receptionist ka, ayan, so, nakikilala ko yung mga guests namin everyday, so, si husband nga, dahil bago ako sa Arabian Tower, nabighani si husband sa aking smile kasi nga everyday dapat smile ka talaga sa mga guests. Yun, number one talaga yon yung smile. So, ayun, edi sa sa Arabian Tower na yon, meron na ako mga friend pa doon, mga co-workers ko kasi sa tower na yon meron ding coffee shop. Yan, so yung mga ibang co-workers ko doon sa coffee shop na nagtatrabaho na yon, then kilala na nung husband ko yung yung iba doon. So yun nga si husband. Ayan, na boyfriend ko na guest ko pa dati. Nagtanong sa isang co-worker ko kung sino nga daw ako, kung bago lang daw kasi ako doon sa reception. Sabi niya ganyan. Eh di, yun na nga. Tapos yung sinabi nung co-worker ko na yes, bago nga ako doon. Sinabi niya kung ano yung pangalan ko, di ba haba ng hair. Ayan, tapos parang ang sarap mag di ba? Alalahanin yung mga dati, di ba? Ano na kasi kami ng husband ko ngayon 7 years na. Parang ang sarap, di ba? Alalahanin yung mga kung paano mo siya nakilala, di ba? Ayun, siguro naman kayo may mga experience din kayo na ganoon. Pwede niyo ring i-share. Ayan. So, yun na nga nakilala na pinakilala ako ng friend ko dun sa husband ko nga. Ayan, sa guest pa namin noon. Guest pa namin siya noon. Pinakilala niya ako. And then, so, hiya-hiya pa, diba?
to after ano siguro mga wala hindi pa months pa siguro yon eh November pa talaga ano talaga oh or October late of October na nung nag ano siya ng mga ayan pwede ba kami lumabas mga ganyan labas-labas kain sa labas mag-shopping nag-approach na siya na ano kung pwede kaming lumabas nga ayan so ako naman parang ilang pa kasi nga akala ko yung coworkers ko ayun ang girlfriend niya so ngayon pala yung ano wala lang parang friend lang sila yun, friend lang sila. Kaya sabi ko, ayoko. Parang ayoko. Ayoko kasi nga baka. Ayoko ng gulo eh. Ayun. Tinanong ko naman yung friend ko. Kung okay lang ba na ganyan. Manligaw si yung boss. Boss patawag ko sa asawa ko noon eh. Sabi niya, okay naman kasi friend lang daw sila. So, friend lang sila. Ayun. So, dun nag-start yung aming ano, love story. Ayan, love story talaga na hindi rin ganun kadali ang aming love story. Kasi nga, di ba, may gap kami na asawa ko, ano ko, 32 something ang aming gap, or 34, I think it's 34 years ang gap namin ng asawa ko. Kaya, hindi rin ganun kadali. Tapos, nasa ibang bansa ka pa, meron ka pang ibang mga Pilipinang kasama. Siyempre, yung ibang mga Pilipina, nagkakahangad din na magkaroon ng, ano, like nga, boyfriend na ibang lahi, ganyan. Siyempre, hindi rin mahirap, lalo na yung mga co-workers mo, sisiraan ka dyan, eh, si ano, ganyan, ganyan, di ba? Minsan, mga Pilipina pa talaga, ayan, sorry po sa mga iba. Hindi ko naman nilalahat. Meron talagang iba na, ano, ayun, meron talagang, kaya sorry po sa mga ano, hindi ko manilalahat yung mga Pilipina, meron lang talagang ano, yung hindi lang talaga mapagkakatiwalaan. So, yun nga, sisiraan ka. Kasi nga, ayun, may one time pa na siraan ka, kayong pala, gustong sulutin sa'yo. Ganun, eh, sayo ko naman, ayun. Tapos meron pa yan, kunwari, best friend daw siya ng husband ko, siniraan din ako. Yan, yung mga ganyan. Naiwan daw ako. Sabi yung ganyan. So, November kami. Mga November. Ayan, nagliligawan. Siyempre, si ano, labas-labas. Kain sa labas. Punta sa malls. Ayan, pinahan namin Centro Mall. Tsaka sa mga Filipino food doon sa Doha, Qatar. So, may best friend nga siya doon. No, Pilipina rin. Ayan. So, sinisiraan nga ako. Ang bata-bata ko daw. Paano ko daw aalagaan si, ano, yung asawa ko nga. Kasi, ang bata-bata ko pa. Kaya ko daw ba siyang alagaan? Sabi ng, ano, nung best friend niya. So, sinisiraan niya ako dun sa, ano, dun sa husband ko nga ngayon. E di, si husband, nadala naman dun sa panin. Ano, parang inisip niya rin yon. So, yung inisip niya nga yung, ano, yung hindi naman siya nakuha dun sa paninira. Ang inisip niya yung age nga niya, di ba? Kasi nga, 34 years ang gap namin. So, yun, iniisip niya yung, ano, yung age ng, ano, yung age gap namin. Kaya yun, paano nga siya? Kaya siya yung, ano, umayaw nung naging kami ng December. Ayan, so, by March siguro, ano, siya yung nakipaghiwalay sa akin. So, nakipaghiwalay talaga sa akin yung husband ko, diba? Bongga ang husband ko. Ayan, siya nakipaghiwalay. Kasi nga, yung iniisip niya yung sa, yung age gap namin. Tapos, so, yun na nga, December kami, nagkamubutihan na kami by December. So, by siguro February or March yon. By March, ganyan. Nagkahiwalay kami kasi nga iniisip niya yung kanyang age gap. So, meron na mga isang Pinay dyan dahil alam na. Kaya sabi ko niya hindi ganun kadali lalo na nasa ibang bansa. Ayan. Merong isang Pinay din na ayun, alam na laman siguro na cool off. Parang cool off lang kami kasi nung husband ko eh. Ayan, gustong umeksena. So, text-text si husband ko. Text-text niya, call-call niya. Ayun, one time, nahuli ko sila na magkasama. Ayan. So, tapos, humalik pa si Pinay. Diba? Hinalikan pa yung, hindi naman, ano, sa chicks lang naman. Chicks lang siguro. Ano, kasi si Pinay. Ayan. And yan, hindi ko po sinisiraan lahat ng Pinay, ha? Diba? Alam niyo naman, kahit sa kayo, meron din,
meron talagang mga Pinay na ganun. Kaya, ayan, hindi po ako narinira sa lahat ng mga Pinay. Ayan, hindi ko po kayo sinisiraan. Sinishare ko lang po yung mga naging experience ko. Ayan. Kaya, wag po kayong magalit sa akin kung ano, may masabi man akong masama. Ayan, nagsishare lang naman po ako ng experience ko. Kaya, ayan. Ako nga po, tinatawaan ako lang, o, diba? Kasi experience nga lang po yun. Lahat naman po tayo nakaka-experience ng ganyan, diba? Kaya, wag po kayong magalit. Ayan. Kasi hindi ko naman po kayo nilalahat. So, yun na. So, nagsishare lang talaga ako nung ano, ng karanasan ko kung paano ko na meet yung aking husband. So, yun. Ang sarap lang kasi yung balik-balikan, di ba? Yung ano, yung parang yung age gap na nga na problema nyo. Tapos, yung mga tao pa sa paligid nyo na gusto kayong sirain. Pero, look naman guys, 7 years na kami ng asawa ko, di ba? Lahat ng pagsubok na yun, nalampasan namin. Di ba? So, sa family din. Dahil nga ano, age gap nga na naman, 'di ba? May kontra din ng diyan na mga magulang, mga lolo, lola, ayan mga pinsan, 'di ba? Mga ano, mga tita, pero may pinaano kasi diyan ng family, 'di ba? Yung family. Diba? Age gap, usapan age gap na naman tayo, guys. 'Di ba? Ayun. So, yun na nga, ayan nung 'di ba? Nagkahiwalay kami. So, before naman nung ano niya, nung birthday niya, April, siya na mismo yung ano, nakipagbalikan sa akin, o, di ba? Haba ng hair, binalikan ulit ako ng ano ko, ng husband. Siya yung ano, nakipagbalikan talaga ulit siya sa akin. Tapos ano. So yun, o kaya lang yung time na yun, ano na eh. Pauuwi na ako ng Pilipinas ng aking madam kasi nga 2 years na yung contract ko. So kailangan kong magbakasyon dahil hindi pa ako nakakapagbakasyon. So yun, by June o April nagbalikan kami, April, May lang, tapos June, first week of June, bakasyon sa Pinas. Ang bakasyon ko pa is 3 months. Ayan, so, di ba, hindi na naman kami magkikita. Talagang mahirap. So, long distance na naman yon. Ayan, 3 months ang bakasyon ko. Pero, ano, hindi na ako pinabalik na asawa ko dun sa bakasyon ko na yon. Kasi, siya yung sumunod sa Pilipinas. So, yun na nga. June, umuwi ako ng Pilipinas. Ayan, hinatid niya ako sa airport. Ayan, siguro hindi naman ganun kasi kadali yung work namin sa Doha, Qatar. Kaya wala talagang ipon. Wala talagang ipon. So, ayan. So, ayun din. Pag-uwi ko ng Pilipinas, June yun. Ayan. Everyday, nagtutok na kami. Ayan. Nag-video call, nag-Skype kami. Kasi tapos nag-phone call din. Ay, so, yung parents ko din gusto, nakilala niya na rin yung family ko, ano, through Skype nga, everyday. So, everyday nag-Skype kami, nakausap niya yung parents ko. Ayan, okay naman sa kanila, kaya lang nga yung inisip ng parents ko, yung age gap namin. So, nung, ano, nakilala naman nila katagalan yung, ano, yun nga, yung husband ko ngayon, nakilala naman nila katagalan. So, ano, yun, naging palagay na. Tapos, sabi ko dun sa husband ko ngayon, tawagan niya yung mama ko. Kausapin niya, paliwanag niya yung intention niya sa akin, na kung ano, kung sabihin niya na, kung ano ba talaga yung nararamdaman niya, para yung mama ko ba magtiwala sa kanya, para mapakali na ba yung mama ko sa kanya, ba? Diba? Kasi nga, hindi pa siya namimit ng mama ko at ng father ko. So, yun na nga. So, English. Nag-call siya sa akin, and then, he wanna talk daw to my mama. Sabi kong ganyan, edi, talk naman kay mama. Si mama, nag-uusap sila English. Ayun nga, tinasi. Siyempre, mama na hindi rin naman ganun kaano sa English. Tinuturuan ko na lang yung mama ko. Ayan, kahit pareho kaming ano sa English. Di ba, ayun. Tinuturuan siya ng, ayun, kinausap niya yung mama ko.
sinabi niya nga na I love Jackie, I'm willing to marry her, yung ganun ba, sabi niya, ayan diba, kahit for hindi pa kami, ano, hindi pa siya nakakauwi ng Pilipinas, ano, he's willing to marry me na, diba, kahit ano, kasi naman nagsama na, pero, ano, diba, hindi pa ganun katagal yung pagsasama na namin sa Qatar, kasi, diba, naghiwalay kami, tas nagbalikan, tas after mami magbalikan, uwi naman sa Pilipinas. So, ang nangyari niyan, yun na nga. So, palagay na yung mama ko everyday, nagkakausap na, yan, sabi niya, mabait naman pala, sabi niya ganyan. So, nakalimutan na yung age gap. So, ayun na nga, di okay na yun, video call. 2 years. 2 years LDR kami. Guys, 2 years kami LDR ng aking husband ngayon. 2 years. So, video call lang yon, call, yan, ganyan. So, tas, last, May 2012, first time niya sa Pilipinas. First time niya sa Pilipinas. Ayan, so, ano, we're talking na eh, sa ano pa lang, sa video call pa lang, nag-propose na siya. Ayan, nag-propose na siya sa akin sa video call pa lang. Kaya, bago siya umuwi ng Pilipinas, pinipipay ko na lahat yung ano, yung sa wedding namin. So, ayan nga, ang kanyang ano, yung kanyang, hindi siya talaga personally nag-propose. So, sa video call siya nag-propose with the, kasama yung ring. Ayan. Ayan, so, kaya nung ano, nung nasa States pa siya, nandito pa siya sa States, ako sa Pinas, inaasikaso ko na lahat yung para sa wedding namin, kung ano yung mga kailangan. Ayan, para pag uwi niya ng Pinas, yung sa kanya na lang aasikasuhin. So, prepare na ako sa wedding. Simple wedding lang naman kasi, ano, it's a municipal, it's a civil or municipal wedding lang. Pero, ano, siyempre, buong pamilya din ang ano, mga kamag-anak nandoon. So, yun, May nga, May 2012, umuwi nga siya, first time niya sa Pilipinas. So, di ba, yun. Okay naman ang lahat. Kasi, nag-celebrate kami ng 50th birthday ng mama ko. Yan, sinurprise namin siya sa isang, ano, sa isang resort. Yan, kasama yung mga buong relatives namin. So, nag-rent kami ng, ano, hindi naman totally nag-rent. Nagpa-reserve lang. Ayan, nagpa-reserve lang kami ng mga 100, para sa mga 100 people. Yan, ganyan. Para nga, ma-meet niya yung mga iba ko ring relatives. Yun ang ginawa ko. Gusto ko, makilala niya rin yung mga, ano. Yan, makilala niya rin yung ibang relatives ko sa side ng, ano, papa ko. Kasi yung sa side ng mama ko, wala eh. Sister lang niya yung nandyan eh. Yung grandmother ko naman is ano na, wala na. Wala na siya, nasa heaven na. So, yung, yun lang, puro sa side ng father ko, marami. Ayan, so 100 people yun. Ayan, so nakilala niya naman lahat. So, doon nawala na yung ano, dahil nakilala din siya, nawala na yung ano ng mga tao sa kanya na ano, mabait naman pala yung magiging asawa ko. Ayan, so, yun. Party-party, habang nasa Pilipinas. So, yeah, no. Later. Not later. This is a bowl. Ayan, ginugulo niya ako. Blow ko daw yung ano. Ayan, palubohin ko daw ito. This is a bowl. Okay, wait lang guys. Wait. It's Mickey Mouse one. I'll make it small. Yeah, that was fun. Pinalobo niya. May ano, may advertisement. Wow. That was so cute. It's a heart. Yeah, it's a heart. That was so cute. So, yun na nga. Party-party. Habang nasa Pinas. While nagre-ready pa rin sa aming wedding. So, yung pag-uwi niya na yun, yung papers niya naman ang kailangan naming asikasuhin para makasal kami. Kasi ako, nais ko na yung mga civil, parang civil, yung single, ano ba yun? Certificate of single. Parang ano, yun ba yun? Nakalimutan ko na yun eh. Singleness, parang ganun. Yung, tapos, na-ready ko na lahat. Na may date na rin yung aming
ano, wedding. So, yung kanya na lang. So, madali. Eh, yung kanya kasing, yung proof na divorce siya, at saka single siya ulit is off. Hello, guys! Kukunin pa yun sa, ano eh, sa embassy ng US. US Embassy. So, December 14, nag-travel kami. I know, not December. It's May 14. Nag-travel kami sa Manila, papuntang US Embassy para kunin nga yung ano, proof ng, na divorce na at single siya. Kasi ano, ayan, divorce kasi yung asawa ko eh. Ayan, so, afternoon, yun na afternoon, ano, yun yung party ng mother ko, December 14. So, it's surprise. Lahat naka-ready na yung mother ko kasi kasama namin nag-travel eh. So, wala talaga siyang alam. It's a big surprise for her. Ayan. So, pagdating namin doon sa bahay, walang tao. Walang tao lahat. Ayan. Ginugulo ko ng anak ko. Okay, go. So, continuation, guys. Ginugulo ko ni Dila. Ayun na nga. May 14, naayos na lahat. So, bandang May, mga May din, middle of May 20 or 22, punta naman kami sa city of ano, municipality namin para yun na nga, mag-file naman kami na magpapakasal kami and then magpa-schedule ba, schedule na kami para sa aming civil wedding. Ayan, sa civil wedding. Kasi nga, hindi ganun katagal yung ano, vacation ng husband ko. 20 days lang. So, dapat madali ang wedding lang. So, ayun. Civil wedding. Ayan, naka-schedule ang wedding namin is May 26. So, ayan. May 26 ang aming wedding. So, yun ang mga marami ring mga invited kahit na simple wedding lang siya. So, talagang ano, yung talaga bang invite ko talaga sila lahat para ano, makilala din yung husband ko lalo na first time lang niya sa Pilipinas. So, siguro ano, more than 300 people yung mga bisita namin sa wedding namin. Kaya talagang ano, yung gusto ko talaga makilala siya ng mga ano ng relatives ko, tapos makilala rin niya yung mga relatives ko, ganyan ba? Kasi magiging asawa ko na siya, di ba? So, yun. So, natapos na yung wedding. Ayan, simple wedding. Ayan, kaya married na me. Ano, yun dahil 20 days nga lang ang kanyang bakasyon, hindi na kami, ano, sa bahay na lang kami nag-stay. Ayan, sa bahay na lang kami nag-stay para ano, makilala lang, makapag bonding with the family. Bonding with the family. Ayun, so May June na naman ano alis niya eh last ano ba yung June? Basta June yung kanyang flight na pabalik sa USA. Ayan, so yun. Lipad, fly na naman siya sa USA. Another 2 years LDR na naman kami, guys. Dahil married na kami, ano naman, this time, application for, ano naman, for visa. Application for visa naman kami. Ayan, continues natin yon sa next time, guys. So, ganun yun. Doon ko po nakilala ang aking husband sa Doha, Qatar. So, ano, parang ilang taon ba ako noon? Parang, ano lang ako, 27, something nung nakilala ko yung husband ko. Tapos siya, 62 or 61. Mga ganyan, ayan, kasi 29 ako kinasal, so 27 nga, kasi 2 years kaming LDR, di ba, hindi rin mahirap LDR, tapos after married, LDR ulit ng 2, ayan, ng 2 years agad, ulit, kasi nag, ano, sa visa na naman kami, visa application, so next time, isha-share ko rin naman kung paano ako nakapunta sa United, dito sa United States. Ayan, so for now, i-share ko na ibahagi ko muna kung paano ko na kilala ang aking husband. Ayan, kung meron man pong ano, may mga nasabi akong hindi maganda sa aking unang ano video, pasensya na po. Kaya, ayun, naghingi na lang ako ng paumanhin. Ayan, hindi ko po nilalahat ng
Filipino. Ayan. Nag-share lang po ako ng aking karanasan. So, ayan. Gusto ko lang pong maibahagi sa inyo ang aking karanasan. Ayan. Thank you, guys. Ayan. Hope you like the video. Ayan. Don't forget to subscribe and like or push the button para always updated po kayo sa aking new uploaded na videos. And then, next time, I'll try naman kung paano po ako nakarating dito sa United States. Ayan. Thank you, everyone. God bless.